araw po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ipagpapatuloy po natin yung ating topic na real estate investing. Ano pa yung mga ibang consideration natin bago tayo mag-invest sa real estate? Hard-earned money yan. Huwag kang susugal just sa ganyan nang wala kang kaalam-alam. Ha? Eh, yung mga naloloko, yun yung mga walang alam. It is a rule of law that you verify everything, make a due diligence. Eh, kasabihan tayo, caveat emptor, let the buyer beware. Ha? Manghinayang ka sa pinaghirapan mo na baka madali ka lang. And in real estate, do not simply trust. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Make a due diligence. Iyan ang susunod nating topic after this. Ha? Before buying, ataduhin natin. Iyan ang isang pinagkakakitaan natin. Iyan kinukuha ang services natin ng malalaking kumpanya. Before buying property, binibigay sa amin yung problema. Ha? Ano yon? Due diligence, ownership, physical aspect of the property, technical aspect, no? Pati na yung value, market value appraisal, due diligence din yan. No? Ang dami rin kung minsan problema, mga nagmana, ibebenta yung minana, yung mga encumbrances, no? So lahat na yan ipinoconsider. Of course, sabi nila, pagka malaki ang risk, malaki ang profit. So talagang gano'n sa negosyo, ha? There is always some kind of risk, but it should be calculated. No, no guts, no glory. Okay, anong isa pa nating dapat na i-consider? Yung affordability. Well, they usually say location, location, location. I agree with that. No, ng isang number one consideration pag bibili ka ng property ay location, kasi napakadaling i-market. Kung gugustuhin mong i-buy and sell ang property, pag maganda ang location, mas ang probability na mabili ng mabilis ay mabilis ang probability na mabili. Yun ang ibig sabihin. No, yung marketability ng property. However, kung kulang ka naman ng kakayahan, wala kang pas, kulang ka ng pas, no, hindi mo kaya yung location na gusto mo. O kaya naman, wala kang kakayahan mag-utang ng malakas na bangko dahil wala ka namang masyado utang na pwede mo mag-utang sa bangko. Dahil ang bangko naman ang makamutang hindi dahil yung sa kulakan ng property na hindi mo mag-utang dito sa usually yung sa kakayahan mo magbayad. Wala naman sila sa business ng may kasabihan tayo na habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. So affordability, ano lang ang kaya ng pera mo? Kung may pera ka, usually meron namang iba na may konting pera pero may kakayahang mangutang, okay lang yun. Pwede kang magpa-finance sa banko, iko-collateral. Kung makakausap mo yung may-ari, pwede po ba mag-down ako sa inyo at yung kung property nyo ay gagawin natin collateral. It is just like buying house and lot from a developer na nagbibigay ka ng iyong equity at yung balance babayaran ng banko o ng Pag-ibig for instance, at yung Pag-ibig or banko sasabihan yung may-ari na sige, isalin mo na yung titulo sa buyer mo at I'm giving you a guarantee of payment. Isasali naman. So therefore, dalawang nagmamay-ari may karapatan sa property, yung buyer na nagbayad lang ng equity at yung financier, whether government or private, na nagbayad by way of mortgage sa developer or seller. Affordability. Kasi kung gusto mo nga yung location na maganda, hindi mo naman kaya, wishes lang yun, no? Malayo sa katotohanan. Dapat titingnan natin, kaya maraming naririmat ang property dahil malakas lang ang loob ng iba. No? No? So, pinautang pero and sa katagalan, hindi makayang mag-monthly. Napagod. Okay, so
sa pag-i-invest, no, ng property, affordability pinag-uusapan natin at saka financing. Kung pinaka the best talaga sa lahat is podcast. Kasi pagka podcast, no, podcast ay usually ang mga seller nagbibigay ng as much as 10% discount, even 15%. Meron yung developer pagka ano, nagbibigay as much as 20% discount. So yun ang pinaka the best. No, may kasabihan nga tayo na ipon ka ng ipon, ipon ka ng ipon ng cash. Pag marami kang cash, maraming mura. Pag wala kang cash, puro mahal. So financing. So mas mura ang interest ng banko kaysa sa mga in-house. Ang banko from 7 to 8% kalakaran kasi mababa ang interest rate natin ngayon. Pero ang mga real estate dealer, developer ay mga 15 to 18% ang interest. Mabigat. Eh, ang katwiran ng mga iba, bakit ka nag-in-house financing? Eh, walang masyadong recutitos, walang hassle. Basta't kaya mo mag-down payment, kaya mo mag-monthly. Hindi ka na sini-CI o kine-credit investigation o iniimbestigahan ng developer kung kaya mo magbayad ng monthly. Hindi katulad ng banko, ng mga financial institution, no, kadalasan kasi ililipat na yung titulo sa iyo eh, deed of sale with mortgage. Kaya sila mahigpit, maraming ini-establish, like for instance, your capacity to pay. The loan value based on your capacity to pay and the loan value based on the collateral, whichever is lower or actual need, the lowest of the three. So, iyan ang kinoconsider. So, kung gusto mong gamitin ng financing, yung mga universal banks. No, at kung ikaw ay papasok sa negosyo ng investing in real estate, magkaroon ka ng kaibigang banko. No, maraming banko dyan, pinagduduldulan ang kanilang, ano, I used to be with a bank. No, pinagduduldulan ng manager, liligawan ka ng gusto, mangutang ka lang sa kanila. Kasi nakita na magaling ka mag-alaga ng finances mo. Nakikita, hindi ka nag-OOD o overdraft, parating maraming laman ng banko mo. Nakikita yung history ng kumpanya mo. Kaya pagka ganyan, liligawan ka, pupuntahan ka pa nga sa bahay eh. No, susulutin pa nga yung ibang banko na sa kanya na lang mangutang at babayaran yung utang sa ibang banko. So, titingnan natin yan. Affordability, financing. No? So, isa yan sa consideration na pwede natin tingnan kung ikaw ay mag-i-invest. So, iyan na muna, may susunod pa. Ano yung susunod natin? Mag-pause muna tayo. Yung marketability ng property. Pag ikaw ay mag-i-invest, gaya ng ginagawa ng banko, pag ikaw pinautang, tinitingnan din nila pag pinautang ka, ha? Yung worst scenario, expect the worst and hope for the best. Ano yung worst sa kanila? Na pwedeng hindi ka makabayad, at pag hindi ka nakabayad at narimata nila at hindi mo natubos, madali bang ibenta? Kasi ang mga banko, pinepenalize ng central bank kapag, o ng banko central, kapag ka hindi, pag dumadami na ang non-performing asset nila. No? Katulad nung araw na nagkaroon ng SPAD, Special Purpose Asset Vehicle, ang mga banko nagbenta ng sangkatutak na properties, yung mga acquired assets nila, sa napakamurang halaga kahit pa paano nakabili tayo yan. No? So, yan na muna. Ang susunod nating topic ay one aspect in before investing is the marketability of the property. That's all for now. See you at the next topic, which is marketability of the property before investing.